sa ilan nating mga bayani, meron din palang nakakabit na kwentong bayan. Si Emilio Aguinaldo, halimbawa, meron di manong kaibigang kapre. At ang isang obra ng pintor na si Juan Luna, di umano, may taglay na kamalasan. Sa makasaysayang balkonahe ng Aguinaldo Shrine sa Cavite, unang iwinagayway ang watawat ng Pilipinas, tanda ng ating kasarinlan. Siya ang general na tinanggap na maging pinuno ng himagsikang Pilipino sa edad lang na 29. Naging presidente siya ng Republika ng Pilipinas, no, yung unang republika. Malaki yung papel ni General Aguinaldo doon sa pagbubuo ng ating nasyon. Pero mahigit isang siglo mula nung makamit natin ang kalayaan, may isang bagay daw sa bahay na ito na hindi pa rin nakakalaya. Ang mga bulong-bulungan, ang tahanan di mano ng unang Pangulo ng Republika na si Emilio Aguinaldo, meron daw tagapagbantay na kaibigan pa raw mismo ng general. Nakilala namin ang 74 anyos na si Mang Patricio. Nung usap-usapan na dito na may kapre, pero hindi ako naniniwala. Tagal na yan. Siya raw mismo nakita ang Dimanoy kapre ng Aguinaldo Shrine. Nung tabako siya, kaharap niya ang kawa. Doon. May puno na malaki yan dito. Natakot kami, siyempre. Malaking tao eh. Itong mga balikat malaki, malalaki mga braso. Isang madaling araw, habang nag-iigib si Mang Patricio sa poso sa tabi ng Aguinaldo Shrine. Muli raw nagpakita sa kanya ang kapre. Yung nagbumbang ako, kinabahan niya ako nung nagbumbang ako nung nakita ko siya. Lumingon ako ng kanya, nakita ko siya na malaking tao. Halos pumantay sa gate ang ano niya, yung ulo niya. Pero kung ang apo ni General Aguinaldo na si Federico ang tatanungin. May mga nagsasabi sa akin, yung may mga karunungan sa kababalaghan na kung tawagin meron silang pangatlong mata, na sinasabi nila hanggang ngayon ay may naninirahan pang kapre. Pumira raw siya sa Aguinaldo Shrine nung siya'y bata pa. Ni minsan, wala raw siyang nakitang kapre. Napauwi ako dyan, pamilya namin, siguro mga 2 taon. Ang edad ko noon is about 7 and 8. Wala akong karanasan tungkol dyan sa kapre. Pero ang hindi niya raw maitatanggi, ang lawak ng kanilang mga lupain na punong-puno ng matatayog na puno. Na nung araw daw, hitik ang mga bunga. Kaya naman ang mga bata, madalas daw akyatin ang mga puno sa kanilang bakuran. Ang local historian ng Kawit na si Belen, ito ang nakikitang dahilan kung bakit kumalat ang urban legend na may kapre dumano sa bahay ng mga Aguinaldo. Ayon naman sa iba, yan daw namang kapre ay ginagawang panakot nitong hardinero ni General Emilio Aguinaldo sa mga bata na nasampa sa bakod para manguha ng mga prutas. Pinabulaanan din ni Belen ang mga espekulasyon kung bakit humaba ang buhay ni General Aguinaldo. Siya ay mahilig kumain ng mga gulay kasi diyan sa bakuran ng kanyang tahanan ay maraming gulayan. Nakikiusap ang pamilya Aguinaldo, pati na ang mga namumuno ng Aguinaldo Shrine. Panahon na para ibaon sa limot ang mga kwento ng kababalaghan na ikinakabit sa buhay ng general.